Isang malupit na araw mga pogi, narito ulit si Kapitan Sayote para sa isa na namang churi-churi no Mi sa One Piece. Ngayon pag-usapan natin kung maaari bang talunin ni Doflamingo si Aokiji kung sila ay maglalaban. Tila nararamdaman din ni Doflamingo na ito ay balancing laban or match lamang sila nang malapit nang patayin ni Doflamingo si Smoker sa Pang-Hazard ay biglang lumitaw itong si Aokiji kaya't natigilan siya. Nakaligtas si Doflamingo sa ice technique nitong si Aokiji ngunit nagpasya na lamang siyang umalis at wag nang labanan itong si Aokiji. Ngunit paano kung pipilitin ni Aokiji na ipagpatuloy ang kanilang labanan? O paano kung itong si Doflamingo ay desperado ring talunin itong si Aokiji? Maaari bang talunin ni Doflamingo itong si Aokiji? Kahit na malamang na mananalo itong si Aokiji sa labanang ito, ay hindi mabilis na matatalo itong si Doflamingo. Si Doflamingo ay may kakayahan din. Mayroon siyang awakened na paramisya at may tatlong klase ng haki. Maaari niya talagang talunin itong si Smoker, lalo na nung ipinakita na maaari rin niyang saktan itong si Aokiji. Maaari rin gumamit si Doflamingo ng mga tricks tulad ng paggaya ng mga thread at pagmamaneobra sa pamamagitan ng hangin. Ang kakayahang makalaya ni Doflamingo mula sa ice techniques nitong si Aokiji ay ipinakita na hindi kayang tapusin ni Aokiji kagad ang laban. Kaya't kung lalabanan nitong si Doflamingo si Aokiji ay ang laban ay maaaring magiging mahaba, hindi ito agad matatapos. Dahil si Aokiji ay Logia user, hindi siya madaling matatrap nitong si Doflamingo. Lalo na dahil may mga pahiwatig na maaaring pagsamahin ni Aokiji ang kanyang Logia body sa Kenbunshoku Haki. Sa Marineford Arc, minsan sinubukan ni Whitebeard nasaksakin si Aokiji gamit ang kanyang sibat. Kahit na ang pag-atake ay sinamahan ng haki, si Aokiji ay okay pa rin. Ipinapahiwatig nito na gumamit siya ng malakatakuri na diskarte kung saan binutas niya muna ang kanyang katawan bago siya tamaan. Maaaring gamitin ni Aokiji ang diskarteng ito upang maiwasan ang lahat ng pag-atake ng haki-coated na Doflamingo. Daig talaga ni Doflamingo si Smoker. Gayunpaman, iba ang antas ng lakas ni Aokiji. Maaaring i-freeze ni Aokiji ang palibot na lugar ng thread bago niya ito tirahin. Bilang karagdagan, ang stamina ni Aokiji ay napakalakas at napakatibay. At ito ay pinatunayan kung gaano katagal ang away nila ni Akainu. Ang kanyang pagtitiis ay pambihira. At kahit natamaan ni Doflamingo si Aokiji ng isa o dalawa pang beses ay hindi yon sapat upang matalo siya. Pinaniniwalaan naman na si Aokiji ay mayroong mataas na antas ng Busoshoku Haki sapagkat siya, si Akainu at si Kizaru ay nakapagtigil sa shockwave na ginawa ni Whitebeard sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanilang mga kamay. Ito ay katulad ng ginagawa ngayon ni Luffy na isa sa prinsipyo ng haki na tatamaan ang kalaban nang hindi direkta sa kalaban. Nangangahulugan iyon kahit na mapagtagumpayan ni Doflamingo ang kanyang sarili upang hindi siya ma-freeze kay Aokiji, mayroon pa ring paraan si Aokiji upang saktan si Doflamingo nang direkta sa kanyang internal organs. Nasabi na may posibilidad na ang antas ng Busoshoku haki ni Aokiji ay daig itong si Doflamingo. Si Aokiji ay hindi isang balansing kaaway para harapin itong si Doflamingo. Batay sa mga punto ko na aking nasabi, maaari pa ring makapag-isip ng mga ibang teknik itong si Doflamingo. Ngunit maraming paraan pa rin si Aokiji para talunin itong si Doflamingo. Kahit nasirain ni Doflamingo ang lupain ng Pang-Hazard gamit ang kanyang awakening ay hindi ito isang problema. Sapagkat kung nahulog itong si Aokiji sa dagat, ay free-freeze lamang niya ito bago siya mahulog. Kung si Doflamingo ay nakipaglaban kay Aokiji sa Pang-Hazard, hulaan ko ang labanan ay magiging kapanapanabik. Ngunit sa huli ay magtatagumpay itong si Aokiji at si Doflamingo ay ma-free-freeze na lamang.
Ang labanang ito ay magiging katulad nila Josu at ni Aokiji. Nagawa ni Josu na labanan si Aokiji at nasuntok pa nga niya ito, pero sa huli ay nanalo pa rin itong si Aokiji at nakita natin na si Josu ay na-freeze. Ang antas ng lakas ni Doflamingo ay halos kaparehas ng isang commander ng isang yonko, kahit parang hindi niya kayang harapin ang mga lakas ng mga admirals. Kaya't hindi katakataka na nagpasya itong si Doflamingo na umalis na lamang at hindi lalabanan itong si Aokiji. At ayan guys, sumasang-ayon ka ba na imposibleng matalo ni Doflamingo si Aokiji? O sa palagay mo, maaaring manalo itong si Doflamingo? Kaya't guys, mag-comment lamang kayo sa baba at ating pag-uusapan. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Thank you so much mga Pogi. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.